hindi ka naglilinis ng pusod? Hala, edi ang baho na niyan. Hindi yun joke. Alam nyo bang at least 67 na klase ng bakterya yung pwedeng tumira sa ating mga pusod? Yung itsura po ng ating mga pusod, pwede maging ini, yung medyo paloob, or yung outie, yung medyo palabas. Swertihan po yung magiging pusod natin. Hindi po yan dahil sa kung paano kinot or kinlump ng doktor. Pero may mga pagkakataon na mayroong certain medical conditions kapag pa-outie yung belly button mo. Paano ba dapat nililinis ang pusod? Kapag ikaw ay naliligo, pwede mo nang isabay yung paglinis ng pusod mo. Gamit ang water at mild soap at gumamit ka din ng cloth. Linisin mo gently yung pusod mo, huwag kalimutang banlawan at i-dry. Iwasan yung pagpasok ng mga lotion sa loob ng pusod mo kasi pwedeng mabuhay yung bakterya dito. Usually yung ganitong paglinis, enough na kapag outie yung pusod mo. Pero kapag ini or medyo paloob, once a week gumamit ka ng cotton buds plus alcohol o kaya naman water and mild soap din. Linisin mo yung loob at banlawan, tapos i-dry din. Kapag may hikaw ka naman sa pusod, pwede mong ipanglinis yung isotonic saline solution o kaya naman gumawa ka ng sarili mo gamit yung 1/4 teaspoon ng salt plus 8 ounces ng boiled water. Pero palinagin mo muna bago mo gamitin. Pero kung napansin mong meron ng pamumula, pangangate, pananakit, merong discharge o kaya naman meron ng lump yung pusod mo, mas mabuting magpakonsulta ka na sa doktor. Gets ba? Okay, ingat!